Hinikayat ni Robredo ang kanyang mga taga-suporta na unti-unti nang tanggapin ang resulta ng eleksyon. Sinabi yan ni Robredo sa Thanksgiving program nila ni Senator Kiko Pangilinan ngayong gabi sa Ateneo de Manila University. May report si Rafi Tima. Habang lumilinaw ang litrato, kailangan din nating simulang tanggapin na hindi ayon sa mga pangarap natin ang resulta ng eleksyong ito. Sa ganitong paraan, masisimulan na rin natin na itutok ang sarili sa hinaharap. Ito ang panawagan ni Vice President Lenny Robredo sa kanyang mga taga-suporta sa kanilang Thanksgiving sa Quezon City ngayong gabi. Nauunawaan daw ni Robredo ang lungkot at galit na nararamdaman ng mga taga-suporta. Pero hindi raw pwedeng ang kanyang mga taga-suporta pa ang maging dahilan ng lalong pagkakawatak-watak ng bansa. Dapat daw ipagpatuloy ang nasimulang laban noong panahon ng kampanya, lalo na ang paglaban sa maling impormasyon. Kailangan nating imulat ang mga nakakausap kung papaano pinapalaganap ang kasinungalingan, kung bakit ito pinapaniwalaan, at kung sino ang nasa likod nito. Isang araw matapos ang pagbaba niya sa pwesto, ilulunsad daw ni Robredo ang Angat Buhay NGO para ipagpatuloy ang volunteerismong nasimula noong kampanya. Dumalo rin sa Thanksgiving program ang running mate niyang si Senator Kiko Pangilinan na tila may pahaging tungkol sa susunod na eleksyon. We did not get this far just to go this far. In 2.5 years, deadline na ng filing sa susunod na halalan sa 2025. Dapat maghanda na tayo. Bago ang programa, nagkaroon ng isang misa. Rafi Tima, GMA News.